Puta, tinitira pa yung pagbablog ko. Puta. Ako nga, malawak lupa ko. Ikaw, hanggang batok lang mo. Batok lang mo. Pati siya nagulat eh. Natawa sa sarili. Welcome back to Break It Down. Ngayong araw na to, ang papanoorin natin na laban ay mula sa Zoning 11, parte ng quarantine battles pa rin. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko lang ipaalala sa inyo na mag-download ng Kumu app para ma-follow nyo ako doon at makapagtambayan tayo. At syempre, follow nyo rin yung maliban doon sa page ko na at Looniverse, follow nyo rin yung yung account ng At Looniverse. Follow nyo rin yung account ng At Sunugan Rap Battle para maging updated kayo sa mga pangyayari sa tournament dito sa Sunugan sa Kumu. Malapit na yung semis, kaya i-download nyo lang yung Kumu and then i-follow nyo ako doon and then follow Sunugan Rap Battle. Tuloy-tuloy pa rin yung pamimigay natin ng premyo. Kung hindi kayo nanalo ngayon, huwag kayong mag-alala. Meron pang marami pang chances para manalo ng mga prizes sa raffles natin. So yun, ituloy na natin yung papanoorin natin na battle ngayon. Ito yung laban ni Husky tsaka ni Pistolero. Simulan na natin. At dahil sobrang late na tayo nagsimula, ano sinasabi natin sa mga MC na late? Fuck you! Nanalo ng coin toss. Si Husky, pinili niya mauna si Pistolero. Tig 2 minuto dapat, pahinggan natin ang unang banat, Zoning. Pistolero. Kamusta na, Jerry? Balita ko, ikaw daw pinakabuhaya sa toda nyo. Yung tricycle, apatan lang, napagkakasya mo, walo. May apat sa loob, may isa sa likod, sa bubong meron tatlo. Piling mo lahat kayang kargahin ng tricycle kapag maganda yung karga mo. Kung naka-e-trike ka lang, mauuna pa yung malobat kesa sayo. Utahataw hanggang gabi. Tablado pati kape. Mati kapag palong-palo, biyahing-biyahe. Ikaw ang pinaka-paboritong tricycle driver ng barangay, kaya marami kang katotang kaaway. Ultimo suki nila, kinukontrata nitong bantay sa lakay. Yung customer, papasok ng 7, alas 4 pa lang, nasa tapat na siya ng bahay. Ikaw pa gumigising, hayop ka. Putalakas ng trip mo. May maisakay ka lang, pipilitin mong papasukin kahit Linggo. Pero balita ako, may farm na daw yan. Wow! Big time na si tropa. One time, may pasahero nagpahatid sa Merotonda. Nagbayad ng buo. Sinuklian niya ng okra. So, ano ang angle mo sa akin dito, ha? Na mukha kong tomboy na mataba, na masipag umefti. So, anong tawag sa battle na to? Tomboy and Jerry? Well, hindi magpapachusi, mapa. Pistol man na bully o tibo na may booby, isa lang yung ending, kain pa rin tong pusi. Kasi di mo ko pwedeng laitin sa labang to. Pinapaalala ko lang sa'yo, tumingin ka sa mukhang to. Kahawig ko, asawa mo. Kaya sinisigurado ko na pagtapos ng labang to, pag magkakantutan kayo, mukha ko maaalala mo. Speaking of maaalala, naalala ko lang sa inyo, ano ba niyo? Ang lakas, kuway sakal. At ang alab, kuway bala. Woo! Tangina, pag ganyan yung mga bara, ultimo simot, aatras pag ganyan bara yung ahamon. Huwag nyo nang alapin yung sense, art yun, at si Husky lang nakakagawa nun. Barang-barang binaliktad, kaya yung punto natatapon. Kasi, dalawang rounds pa lang daw, hati ka na. Hashtag mathematics na divide. Mathematics na divide? Teka, parang may mali dun, bro. Mga barang yan yung dahilan kung ba't wala kang bilang sa division nyo. Mathematics na divide? Yung pag ginawang divide, divide, hayop ka. Tutan yung utak mo pang kinder. Kids, mag-aral kayo maigi, huwag kayong tutulad sa repeater. Tumingin kayo sa blackboard, huwag sa suso ng teacher. Sabi niya kay Mickey D, siya daw yung itim na nasa Reno. Oh, ito, ikwenta mo sa Reno. Sabi niya kay Saito, ang kinis ng puwet, kutis na sa Reno. Sobrang laki ng butas, kasya Reno. Umulit ka ng props, umulit ka ng angle.
Iisa yung punto sa magkasunod na battle. Ganyan lang kahirap si Husky, pati palaman ni Re-Recycle. Alam kong personal ka numero. Pwes ngayon, subukan mo. Isang maling anggulong magpantig sa tengang to ay hudyat ko na hindi mo gugustuhin kapag ako ang sumagot. Bibigay ko ang pinakamahabang 2 minuto ng buhay mo. Tayo mo ng balat, Husky. Okay, yun yung round 1 ni Pistolero. Vintage Pistolero, yung usual na atake niya pag round 1, yung mga patawa. Usually yun naman yung formula niya, round 1, round 2, papatawa siya, tapos round 3, seryoso. Pero dito sa round 1 na to, parang medyo seryoso yung huling 2 bara niya. No? Parang nag-warning siya na bibigay ko siya yung pinakamahabang 2 minuto ng buhay mo. Pero before nun, lahat ng mga sinabi niya, puro patawa. Sobrang benta sa akin yung tricycle driver na angulo, yung alas 7 pa daw yung pasok, alas 4 nakaabang na siya dun sa bahay ng pasahero niya. Tapos minsan pinipilit niya daw pumasok kahit Linggo para lang magkabiyahe. Nakakatawa yun, magandang... Nagkagamit na rin kay Husky yung tricycle driver na angle dati. Alam ko si Apex ginamit rin yun. Pero dito nahanapan pa ni Pistolero ng iba pang angulo, iba pang mga jokes. Solid yun. Tapos may mga sinabi rin siya dito na yung mga kinote siya na linya ni Husky, yung divided by, tapos matanggal ka sa division nyo. Nahanapan niya ng paraan para bumagsak sa laro sa salita o sa wordplay yung setup niya na yun. At yun, yung opener ni Pistolero dito solid. Yung siguro yung first, yung entrada niya talaga solido na agad. Tapos yung dulo niya parang medyo warning yung dating. Solid na round para kay Pistolero. Tingnan natin yung round 1 ni Husky noon. Pakinggan natin. Sorry, cycle daw yung Reno. Tangina ang bobo. Ni-recycle ko na nga, ni-recycle pa, tapos ni-recycle mo. Gago. Napakinggan ko yung 25 anyos. Ayos. Pang nagsisikap talaga. Ganyan yung mindset, bro. Isa ka ng tunay na ama. Responsable. Pamilya. Hindi maaalis sa isip. Congratulations, lolo at lola na. Si Chris Aquino at si Philip. May lyrics pa siya na pinilit na magsaka imbis maging kalabaw. Mali yan, kapatid. Ikaw yung kalabaw. Kaya nga ang itim ng batok mo, tarantado ka. Diyan pinapatong yung kahoy pag nag-aararo ka. Ano, Pistolero? Weirdo ka rin pala. Yung pang-championship niyang battle, puta, dildo yung dala. Ano, kaya pala, sa Lanseta, hindi umupratong si Hugok, tipong palaging may pupunutin, wala namang kayang iputok. Ganto yung tipo ng wak MCs na pulos, kabubuhan lang yung boka. Astig yung forma, pero yung sound trip, living na vida loka. Pero taga-Tundo yan. Nang GG ata to, pre. Nakakatakot kang batukan ng gigitata sa dumi. Utol bike! Sorry! Tangina, finish na! Sobrang itim ng batok na itong si Pistol, pang ginis na! Oh my God! Wow! Parang may microorganism. Bukod sa maasim, parang tinutukan ng tambucho na naka-nitro na pang racing. Pero madaming gems yan. Okay. Okay yung rhyme na yan, ha? Microorganism, nitro na pang racing. Medyo slanted siya, pero para sa akin, effective siya. Galing. Itim ng batok na itong si Pistol, pang ginis na. Oh my God! Wow! Parang may microorganism. Bukod sa maasim, parang tinutukan ng tambucho na naka-nitro na pang racing. Pero madaming gems yan. Okay, sponsored ng Laika. Laki na ng pinagbago mo. Okay, medyo pumuti ka. Tapos tinanggihan ka ni Luxuria. Tong ina, juicy pa. Napagkakaman lang kang tomboy kasi nga, pusi ka. Putang ina, ganun lang talaga. Medyo nawala ako pero ibabalik ko pa. Tang ina, pusi ka. Nagkakaman lang kang tomboy kasi nga, pusi ka. Maganda naman yung katawan na itong si Pistol.
Patok na ito sa mga breeder. Yung ano, yung konta ko ng baboy doon sa farm, puta, pwede kitang kausapin para sa maging dealer. Tanginan yan, basic lang. Hindi mo na gagawing maging creative. Papatungan mo lang yung baboy, dadami na yung native. Nai-stress ako sa'yo. Yung mukha mo kung saan-saan nakaparada. Magsuot ka lang ng pink, mukha kang mascot ng Food Panda. Pandayo ng birthday yan. Kilabot ng piyestahan. Sa sobrang galing mong magbalik na uuwi mo yung handaan. Kumain ng wag nang magbalot po. Mga kong di ka maghahapot po. Laging sabi, baby, meron bang Shanghai? Okay, yung round 1 ni Husky. Yan nga, as expected, ano to, tagisan to ng jokes. Parehas kilala tong dalawa na to as isa sa mga magagaling na jokers ng liga. Or dalawa sa magagaling na jokers ng liga, si Husky at si Pistolero. Dahil si Pistolero, maliban sa freestyles, rebuttals niya, yun din yung isa sa mga weapons niya, yung comedy niya. Si Husky yung talaga yung primary weapon niya, usually sa battles. Yung round 1 ni Husky, siguro medyo slow yung build-up nung opener niya. Medyo may mga dry na parts. Pero dun sa may bandang gitna, medyo nabuhay ng konti yung round 1 niya dun. Nagustuhan ko yung microorganism, nitro na pang racing, yung before pa nun, pati yung mga naipapasok niya na ad-libs, yung wow, yung mga ganon. Sa may bandang dulo, medyo nag-stutter siya doon, nag-stumble siya, parang nagsastruggle siyang isipin yung sunod na linya niya. At parang naging obvious yun doon banda, bumaba yung energy niya doon. May mga naipapasok pa rin siya mga patawa, pero parang naapektuhan nun yung momentum ng round niya. Para sa akin, pareho silang magaling dun sa round 1, pareho silang nakakatawa. At kung sa comedy, medyo pantay lang sila. Sa technical parts, sa rhyming, medyo pantay lang din. Si Husky, nagugulat ako, ngayon pinapakita niya na rin na yung may mga ibang sections ng mga rounds niya na merong detalye talaga yung tugmaan. Minsan, syempre, wala, pero nakikita ko sa mga bago niyang battles, nagpapasok siya talaga ng mga tugma na usually hindi niya ginagawa sa normal na laban niya. So yun, para sa akin itong round 1 dikit lang, pero ibibigay ko ng bahagya kay Pistolero itong round 1 na to. Okay, tignan natin yung round 2. Paano, Pistolero, pakinggan natin. Oh! Nag-choke ka sa may bandang pusi. Muntik ka na mga yaw. May ripat ako dyan. Meow. Tapos ako daw sumasayaw ng libid-labida loka. Bigla ako na-excite. Pag pinaputokan kita dito, tawag doon Rambo number 5. Rambo number 5. Hindi ba talaga? Hindi ba talaga? Hindi kaya ba today? Tapos yung bato ko nilalayat. Sinusulit-sulit mo. Tingin ka ng tingin dyan, aalala mo yung bukid nyo. Ayun yung mama mo, nagtatanim mo. Gago, sarap mong paluin ang kahoy. Gagawin mo akong pangstag ng native. Ayun yung tatay mo, sumisibak ng bago. What's up mga kaplanet? Samahan niyo ako, tara na. Punta tayo sa bukit para bisitahin yung alaga akong tanga. O diba, ang laki niya na? Naging desperadong vlogger ng bukid nung nag-flop yung attempt na magpatawa. Full-time tricycle driver na pag may camera, nagiging magsasaka.
Basta huwaran pa si Gago. Kala mo sa galaw ang bukid siya ng sanay. Minsan ka nga lang makitang magtanim sa video, kinokontra pa nung nanay. Diba? Panspanorin yung vlog. Yung nanay niya laging nakasunod kapag sa bukid meron tong gagalawin. Ganun na siya kagaling. Hindi lang bibi napapaamo, pati yung inahin. Diba? Kada magpapakain ka ng baboy, manok at pato, yung nanay mo laging nandyan. Makahalata ka naman, baka gusto din, bak di mo binibigyan. Kasi nga, yung pinaggagawa mo sa bukid sa totoong buhay, gawain ng iba. Kaya majority ng content mo, puro harvest lang, di ba? Pag napinanood nyo vlogs nito, parang bypass tangina kasi may nakatanim na agad bago pag gumana yung camera. Pinayabang pa na wala itong insete sa yung mga gulay. Pinayabang pa ni tropa. Ito yung umaga, doon binubuhos ng nanay mo yung arinola. Bukit mamor! Galing. Galing ng angulo. Tropa, ito yung umaga doon binubuhos ng nanay mo yung arinola. Bukit mamor! Kala mo talaga siya yung kumakayod ng tunay. Kaka-vlog mo, asawa mo, nagre-reklamo na sa umay. Babe, sawang-sawa na ako, puro manok na lang at gulay. Sagot niya, ganun talaga ka-planet. Welcome sa simpleng buhay. From comedy, naging pangkabuhayan yung content. Tangina anyari, bro. Simpleng buhay daw kasi. Puta, bait pala nito. Baka agaw buhay kasi obvious na di mo ma-revive yung channel mo. Gusto mong pumatok? Patulpo mo yung tatay mong tamad magpakain ng manok. Kasi dito makukulong si J. King kung ginaya diskarte niyan. Ano ba diskarte pinagmamalaki mo? Mag-welding ng bubong nila si Arnal? Oh, pinagpagawa ka ng bubong. Binlang pa ni Abnoy. Niwala kang ideya na pinagtitripang ka ni Manoy. Sit-sit ka daw kasi. Ang pangit ng galaw mo, boy. Dikit ka ng dikit, pinag-welding ka tuloy. Tapos sabi niya kay Lip Cram, hina mo naman. Yan ba yung nagawa ng flip-top sa'yo? Pagkatapos mong umiyak at magmakaawa sa vlog sa Aston Big Time ka, bro, paalala ko lang ha, ikaw yung humimod ng bayag para yung karera tumakbo. Para may linya kang pumasok, maglalabas ka pa ng kung ano-ano. Nakatuwa yung mukha ni Husky kasama sa frame habang binabanatan siya ni Pistolero. Ikaw yung humimod ng bayag para nakakaawa yung itsura. Big Time ka, bro, paalala ko lang ha, ikaw yung humimod ng bayag para yung karera tumakbo. Para may linya kang pumasok, maglalabas ka pa ng kung ano-ano. Ikaw yung rapper na nagubo para yung palakpakan mata mo. Oo, sobrang hina mo. Yan yung nagawa ng flip-top sa'yo. Bago ba na, Husky? Okay, yung round 2 ni Pistolero. Na-maintain pa rin niya yung lakas niya dun sa round 1. Dito naman, mas pinagtunan niya ng pansin yung angulo na sa pagiging vlogger ni Husky tukol sa farm niya. Yun, natawa ako dun sa ano, pinagyayabang na walang insecticide yung gulay nila tropa. Pero yung nanay niya, tuwing umaga dun daw tinatapon yung arinola. Nakakatawa yun. Napaka-creative na joke. At yun nga, usually yun yung angulo kay Husky, yung pagiging ano niya, vlogger, yung pagbablog niya tungkol sa farm niya. Tapos yun, isa rin to sa mga creative na jokes na nagawa tungkol dun sa angulo na yun. Itong ginawa ni Pistolero dito. Para sa akin, lumakas ng bahagya si Pistolero. May mga linya din siya dito. May binanggit siya tungkol kay Shernan. Napanood ko yung vlog na yun na parang nag-welding yata sa bubong nila Shernan. So nagamit niya ng angulo. At naibagsak pa niya papunta sa punchline na may wordplay din. Yung dikit ka ng dikit, pinag-welding ka tuloy. So yun, maraming mga naipasok si Pistolero na solid dito. Tingnan natin kung mas lalakas din si Husky dito sa round 2 niya. Paiga natin! Puta, tinitira pa yung pagbablog ko. Puta. Ako nga, malawak lupa ko. Ikaw, hanggang batok lang mo. Nagbatok lang mo. Pati siya nagulat eh.
Natawa sa sarili. Napaka may part doon na nag-out of character siya, na realize niya na mali yung sequence ng words na sinabi niya, dahil siyempre kailangan bumagsak sa rhyme na oh, dahil yun yata yung setup niya. Kamali ng ano. Pasok. Puta, tinitira pa yung pagbablog ko. Puta. Ako nga, malawak lupa ko. Ikaw, hanggang batok lang mo. Anong mo eh, no? Yung tawa niya. Hanggang batok lang mo eh, no? Nakatawa pag ikaw mismo yung parang nagpuna sa mali mo sa stage eh. Parang in a way, na-admit mo na nagkamali ka. At the same time, yung honesty nung moment na yun at yung pagka-pure. Iba rin talaga na ma-witness mo eh sa footage eh, na parang, uy, for a split second, nag-break character ka. In-admit mo yung mali mo. Kapag si Pisto lang kalaban, wag na wag mong tutulugan. Kasi kung hindi bibigyan ng oras, tsaka ikaw yung tutuluyan. Pero ano nga bang nakakatakot dyan? Eh ni wala ngang dala kahit paltik. Hanggang palabas lang tong pistolero, kaya matatawag ko dyan, wait. Nabasa ko yung... Nabasa ko yung post mo noong nakaraan. Wala ka sa hulog, sabi mo. Tama ka ng yung hinala. Kasi nagilid ka sa labang to. Pero wag kang mag-alala. Diretso lahat ng bara ko. Uuwi kang levelado. Pantay ang paa mo. Sakto! Lalabas na yung kanta ko. May sound trip ka na rin. Ako nang bahala sa kahon na may bintanang salamin. Sapat na siguro yun para sa katahimikang mataimtim. 25 anyos, parang tupak, hanggang alaala ka na lang din. Kala mo madali lang to? Ako'y makunat pa sa inuyak. Sigurado... 25, yung kasi yung title ng album ni Pistolero. Spatan nyo yun kung may oras kayo. 25 anyos siya, tao 25. Tapos yun din yung edad na namatay si Tupac, 25 years old. Himigang mataimtim. 25 anyos, parang Tupac, hanggang alaala ka na lang din. Kala mo madali lang to? Ako'y makunat pa sa inuyak. Siguradong may tulog to. Sa ilang gabi kitang pinuyat. At ewan ko na lang kung meron pang magandang gising. Sa kalagitnaan ng pagtulog, sasakalin ko ng good morning. Lakas nun, lakas nun. Sa gitna ng pagtulog, sasakalin ko ng good morning. O yung good morning towel. Galing. Ewan ko na lang kung meron pang magandang gising. Sa kalagitnaan ng pagtulog, sasakalin ko ng good morning. Sabi mo, nung laban mo kay Range, ihihiga kita sa apoy. Tumba. Ihihiga. Tumba. Utak mo ata, tuyo. Natural nakatumba, may higa bang nakatayo? Tumba lang, panalo ka na. Sobrang talino mo, na-explain mong tanga ka. Pero ibang klase ito magmahal. Bago mag-check-in, nagmamang-inasal. Itong Christian, bago umantot, nagdadasal. Lord, 10 kondom po yung suot ko, huwag sanang matanggal. Katina, pero seryoso, di ba pinangarap mong pumayat? Kaya sinubukan mong magdroga. Para makatipid, sinubukan pang magbenta. Tapos galit ka kay Shea kasi nagsyabu siya. Huwag mong sabihing adik ka. Tanga na, sige nga, magsyabu ka. Malis ka! Ang dumi-dumi mo! Sinisira mo imahe ng liga. Gusto mo ng customer? Isang bulto sa pideya. Papaalam ko lang sa'yo, minus points yan kay Ari. Pero kahit papano, pag nagbago ka, plus points yan sa langit. Sinasabi ko yan kasi kaibigan kita. Kaya, ang dami nang nasampulan. Alam mo na. Time na. Sabi ba natin sa'yo?
Okay, yung round 2 ni Husky. Medyo awkward lang yung ender niya. Pero parang mas lumakas siya dito sa round 2. Maliban doon sa ender niya. Parang medyo malabo yung mga punto niya doon. Nagustuhan ko yung sa kalagitnaan ng tulog sa gabi, sa kalinang good morning towel, nakatawa yun. At ang creative ng pagkagawa ng linya. Round 2. Parang dikit pa rin yung round 2 eh. Siguro nagkatalo lang dun sa ender. Hindi ko rin masasabi na ganun kalakas yung ender ng pistolero dito sa round 2. Pero siguro parang ano lang sila dito. Dikit lang din sila dito sa round 2. Para sa akin lumakas ng konti si Husky kumpara sa round 1 niya. Si pistolero naman lumakas din siya ng bahagya dito. Pero dun sa round 1 at round 2 sa round 1 pareho ni Husky tsaka ni pistolero, parang mas lamang si pistolero dun kumpara dito sa round 2 nilang dalawa na parang pwedeng maging dikit. So round 1 kay pistolero, round 2 para sa akin dikit lang. Tingnan natin yung round 3. Tingnan natin. Nagdroga daw ako. Sarap mong paulan na nangarat. Baka nakakalimot ka, jamming tayo noon, nauna ka lang pumayap. O, di ba? Binubunyag mo ko sa battle na to. Baka ikwento ko sa kanila kung paano mo sinanla yung tricycle mo. Hinihinan to. Pala mo, mahirap lumagari. Pinangsyabo mo yung tricycle mo, tapos kinabukasan, wala ka ng pambiyahe. Shit. Pero balikan natin yung angle mo kay Lipgram. Yung personal mong atake. Paratang na sumisibak sa Taiwan ng iba't ibang lahi. Di ba? Unang-una sa lahat, hindi ka namin kasama noon. Kaya huwag ka masyadong makabil. At for your information lang, nagpaiwan kami noon. Kasi nandun si Camille! Wala nang alam sa kayang gawin ng mga Mars, pare. Sa iba mo pinubukol yung paratang. Palibasan ng batch niyo ginawa mo. Di mo alam kung gaano kalungkot si Undo nun. Insensitive ka masyado. Di mo ba alam na tirang-tira yung tao? Sobrang anxiety dun ko lang siya nakitang magbuhos ng banyo. Pero seryoso, siguro naman lahat sa atin dito interesado sa mga hangouts after events, di ba? Para tuluyan tayo magkakilala-kilala. Tanong lang, magiging komportable ba kayo pag may ganito kayong kasama? Nung nandun tayo kila Poison, patuloy ka namin sinakyan. Kasama sa ikot ng kwentuhan, pati sa tagayan. Sinakyan namin pagbablogs mo, makasuporta man lang sa ganong paraan. Tapos nung nag-battle kayo, sisirain mo sa tao yung imahe niya sa bataan. Diba? Diba? Makikisama ka para meron kang anggulong makalkal. Wait lang. Sisirain mo yung imahe niya sa bataan. Maiintindihan ko pa kung tungkol kay JD at sa Tigwa 116 gulay niyang napakamahal. Pagkaharap sobrang bait sa battle, nagiging hangal. Sa gitna ng happy-happy, naghahanap ng anggulong makakalkal. Yung tipong party-party na lahat, siya naghahanap pa rin ng bar. Di ba pwedeng sabihin gutom ka lang sa battle, walang yaka? Mali na hihiling tulad ka sa aso dahil yung tulad mo mas malala pa. Dahil yung aso, pag napakitaan mo yan ng magandang pakisama, makaramdaman ng gutom yan, marunong pa rin yan mangilala. Eh ikaw, bulgara ng buhay, wasakal ng pamilya, tropahan pinagpapalit sa magiging standing mo sa liga. Hindi ka pa rin graduate sa ganyan? Pati tropa, tinatalo? Para may maanggulo? Pakikisamahan mo? Kala mo masarap manalo sa ganyang galawang bro? Dapat sa'yo nilulumpo ang pangit ng lakad mo! Tanga na ganyan lang kasimple manakit. Pagtapos nito, wala nang maniniwala sa mga astahan mong mabait. Tipong inabot niya sa'yo yung pistol para sa ulo'y kalabit. Mapapay 3 hertz na lang itong gumanak na kapit! Tangina. Kasi isa kang desperadong nilalang. Sa hanay, ikaw ang anay. Sa susunod na dumikit sa inyo to, alamin agad kung ano ang pakay.
By the way, gumagawa nga pala siya ng hagdanan, bintana, pati bubong at marami pang bagay-bagay. Kaso nga lang sayang laway kasi ikaw yung tipo ng taong hindi dapat pinapapasok sa bahay. Mm. Okay, tayo muling ba na? Okay, solid yung round 3 ni Pistolero. Yan, gaya nga ng sinabi ko, yun yung parati niyang approach. Round 1 at round 2 niya patawa. Tapos round 3, either dark or personal or seryoso or mabangis na pistolero yung pinapakita niya lagi sa round 3 niya. So dito sa opener ng round 3 niya, medyo inside jokes yung mga binabanat niya kay Husky hanggang sa papunta na dun sa personals. At yung angulo nga na nabuksan ni Pistolero dito ay yung kinakaibigan daw ni Husky yung mga rapper para lang magkaroon siya ng impormasyon na pwedeng magamit sa battle. Kumbaga, ginagamit niya yung advantage na maging kaibigan niya yung iba para merong extra info na magamit kung sakaling magtapat sila sa flip-top o sa kung ano man liga. At naging effective din yun na napasukan niya rin ng mga quotables tulad yung sa aso. Pakitaan mo lang ng ano ba yun, alaga at pakisama, marunong pa rin mangilala. Kumbaga, na-relate niya yun sa pagiging traitor daw ni Husky bilang kaibigan na ipagpapalit yung friendship sa standing sa liga. So yun, solid. Solid na round 3 ni Pistolero. Tignan natin kung ano gagawin ni Husky dito sa round 3 niya. Tignan natin! Yung tukol sa bataan, yung sinasabi mo, pangit yung pre. Hindi ko naman sinabi nung tumalong ka sa dagat, biglang dumumi. Inuhusga mo ko, yung tungkol sa Taiwan. Ba't nagpapaliwanag ka? Yung angle na yon, inimbento ko lang, tanga. Baka, kumantot ka siguro. Ano pa bang dapat kong patunayan? Sa walong sunod na panalo ko, hindi pa ba sapat na kadipayan na kaya ko yung kaya nyo? Hindi naman sa panalo na susukat yung buong pagkatao ko. Eh kung hindi nga lang ako natatalo eh, undefeated pa rin ako. yung mo ko genius sa 3GS, hanggang legal lang yung skills ako pang lahat ng hanap buhay pa. Si Sherman, sikat lang yan, pero nung battle namin, ako yung nagdala. Si Jonas, unang talo ko, pero yung pagkapanalo, hindi niya malunok. Naging katuwa-tuwa man kay Lip Cram, pero yung buhay ko, hindi niya maaarok. Oo, ikaw, magaling ka, pero di tayo magkalibel. Masisilungan ang kathana ng aking lapis at papel, ako'y gumagawa ng ugong, hindi lang sa mundo ng pagrarap. Kasi aanhin mo ang kasikatan sa galawang taghirap. Hindi lahat ay sinuswerte. Kaya gusto kong samantalahin, maging ehemplo sa ibang bagay kasi maraming nakatingin. Maging ehemplo sa ibang bagay kasi maraming nakatingin. Tulad mo, di ba? Kahirapan lang din naman ang naging ugat. Kung bakit napili mong magbenta ng dibaterya na burat. At kung di nyo napapansin, sa kabila ng mainit na paandar, yung nilalait mong tricycle driver dati, madami nang nakuntar. Kaya maraming salamat, boss, sa mga binigay mong puhunan. Mawala ka man sa mundo, marami na akong pagpuhunan. Natawa ako pati sa tawa niya. Natawa siya sa sinabi niya. Mawala ka man sa mundo, marami na akong pagpuhunan. Pasensya sa suporta kung madalas mang talunan kasi mas pinili kong labanan yung pandemyang nagdaan. Pero balik tayo sa tinda na ito, putang ina. Yung hulong lolong umorder ng Viagra, nanigas, ngayon na aagnas na. Putang ina to. Sa mga titing uhaw, balo, walang forever. Meron tong binebenta, tite, ang pukay nasa Tumblr. Pangyayang yan, masyado na pang madaldal. Yung binulong mo sa akin kanina, si Plasma, umorder ng packing dal. May love life ka na! Puta.
Pero wala na akong masasabi sa iyo, pistol. Kasi meron kang baktol. Tangina. Hindi naman kabuuan ang pangarap kong sumira ng baril. Gusto kong maging ehemplo sa buhay na real. Okay, yun yung round 3 ni Husky. Inattempt niya rin maging parang seryoso yung tema ng round 3 niya dun. Pero may mga pakalat-kalat siya ng mga patawa. Pero yun nga, parang medyo bungi yung closer niya. Siguro nakalimutan niya rin yung ibang parts. May mga parts na nag-freestyle siya. Sayang, may promising sana yung opener ni Husky. Hindi niya lang na nagawang maging consistent hanggang sa dulo nitong round 3 niya. So para sa akin itong round 3, malinaw kay Pistolero to. Yung round 2 nila, tinabla ko yun. Round 1, dikit para kay Pistolero. Dikit lang na laban, pukpukan lang din. At na-enjoy ko, nakakatawa. Sobrang... pag itong dalawang pangalan na to talaga ay nakita mo na nasa isang card o nasa isang event, expect mo na talagang puro katatawanan at may mga surpresa din silang elemento na pinapasok sa mga rounds nila every now and then. So yun, tignan natin kung sino nanalo dito. 2011 Husky vs Pistolero, maging espong best para sa kanilang pareho. Boto ng Hurado, 5-0, magingay para kay Pistolero. Okay, 5-0, malinis na panalo para kay Pistolero. Shoutout sa inyo dalawa, Pistolero and Husky. Patan nyo yung mga album sila na nakalabas. Si Pistolero yung 25 anyos niya, nakalabas na. Husky, patan nyo rin yung mga vlogs niya. Supportahan nyo, follow kayo, subscribe. And sana na-enjoy nyo tong episode ng Break It Down. Abangan pa mga susunod na uploads. Hanggang dito na lang. Peace. I'm out.